Balance! Toink, toink, toink. Okay. Ito naman pong i-discuss ko sa inyo, yung kare-release lang. Nakaiinis kasi ako eh. Ha? Dapat dong April 15, nakapagbayad na ako nito eh. Ngayon, pag magpapile ka, wala nang EFPS kasi manual filing at saka payment ng taxes. Ito po yung 1701Q 2018 edition. At ang i-discuss ko yung OSD. Ha, kung ang choice mo ay OSD, mga kasama, sir, anong gagawin ko? Ito, i-check mo ito. At saka, hindi lang mo yan i-check. I-check mo rin ito. Ayan, nakasulat. Graduated. Okay. Yung nakaraang video ko, sinabi ko, ito ang i-check nyo kung 8% o gross income taxation ho yung pinili nyo. So, since OSD tayo, kailangan nyo hong pumunta sa likuran. Ayun po o sa schedule 1 ho yung ipipil up natin. Uulitin ko, wag na wag po ninyong isama yung asawa ninyo sa tax return nyo. Yung asawa nyo dapat mag-file ng sarili niyang tax return para maiwasan ho na kung may problema yung tax return nyo, hindi madamay sa kaso o sa penalty yung asawa nyo. Okay? So, after chinek nyo yung, pupunta kayo sa schedule 1, nasa page 2. So, pupunta kayo sa number 36. So, tinatanong sa number 36, Mr. Maestro, ha? Magkano yung i-declare ko dyan? O, oh, definitely, computin nyo lang yung sale nyo mura January 1 hanggang March 31. Yun po yung i-declare nyo dyan. So, for example, is 3 million. Okay. Number 37. Oh, eh wala ka namang cost of sale. O, di lalagay mo dyan, 0. So, 3 million plus 0, lalagay mo sa number 38, is 3 million. O, number 39. Since ikaw ay optional standard deduction, ilalagay mo sa number 39, 0. At doon sa number 40, ilalagay mo ay 40% nito. So, 1.2 million. Na? Yan yung 40% nito. So, 41. Okay, number 41. 3 million minus 1.2 million. Lalagay mo 1.8. Yun. Okay, 1.8 million. Number 42, add previous quarter, 0. Number 43, operating income mo, wala ka naman yan, di 0. Tapos, amount received sa propesa mga GPP, 0 pa rin, wala pa rin. So, total, 1.8 plus 0 plus 0 plus 0, yan, pa-plus mo yan. So, sabi natin sa number 45. So, lalabi ng 45 is 3 million. So ngayon, sa number 46, pupunta ka ngayon sa table para computin. Ayun yung table, oh, sa ilalim. Okay, di ko? So, pag kinumpute mo na, may lalabas na tax. Aw, XXXX uli. So, yung 46, pupunta ka ngayon sa harapan. Punta ka sa number 26 sa harapan. Ike-carry, kiko-cross-putting mo ito. Number 26. Kiko-cross-putting mo. So, magkakaroon ka ng XXX dyan. So, number 27, kung merong winidheld ho yung inyong kliyente sa inyo, ilalagay mo dyan. Kung winidheld piso, eh, i-deduct mo yung piso rito. Okay? Kung wala naman, di lagay natin 0. Kung wala. So, sa number 28, XXX plus 0, eh, di XXXX uli yan. Number 29, penalties. Eh, wala na kami naman penalty. Hinayupak. Sila nga late eh. Penalty ka pa. 30. XXS plus 0 is XXXXX. Number 31, eh, ring down nyo lang yung XXXX nyo. Okay? Wag na wag ninyong isasama ang asawa ninyo dito. Ha? Filing separately dapat kayong mag-asawa. Okay, yung susunod nating video ay para ho sa itemized allowable deduction. You follow it. Marami pong salamat at magsama-sama tayo.
balls! Mahirap talaga. Mahirap talagang makakuha ng relevant, competent, ayo at may care na mga tax specialista. Ang dati hong tawag sa mga tax specialista ay tax consultant, CPA, auditor, accountant, bookkeeper. Ang bago na hong pangalan ay tax specialista. Ino-offer ko po itong opportunity na to dun ho sa gustong maging tax specialista. Katulad ng sinabi ko, ang hindi nakakaalam ng tax code, hindi makikita yung opportunity na ibinibigay sa, ng tax code. Ang daming negosyo rito. Isa sa mga negosyo na pwede po ninyong pasukan immediately. Ha? Malaking business opportunity po ito. Extra source of income nyo. Yung training accessible kasi magte-train ho ako sa iba-ibang location ng bansa natin at saka ilalagay ko rin sa online. At yung pang-apat, yung support ay available. Kasi yung mga training ko, ginagawa ko silang community para nagtutulungan sila. Ano ba yung sinasabi mo, Mr. Maestro? Simple lang. Meron po akong ginawang, buburahin ko ito. Meron po akong binawang apps. Ayan po, makikita nyo. Install nyo po itong tax mapping apps. Makukuha nyo po yan sa Google. Ayan, Google Play Store. Okay. Ito po yung para sa mga naghahanap ng tax specialista, nangangailangan po ng mga tutulong sa kanilang tax problems. Okay? Ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Okay? Ito naman, kung gusto mong mag-apply bilang partner ko at kumita ng pera sa pagiging tax specialista, ito po yung i-download nyo sa inyong mobile. Temporarily, available pa lang ho siya sa Google Play Store. Pag na-perfect na ho yung program, magiging available na rin ho yan sa mga may mobile na galing ho sa Apple. Okay? So, sir, ano ho yung matututunan namin dyan? Ah, ito, sir. Una, may apat pong pillars. Ito po yung pillars. Nakikita nyo dyan, di ba? Yung pillars. Meron mong bookkeeping, may tax bookkeeping, may tax assessment or investigation, may tax collection, at saka meron pong tax investigation. Ayan, apat po yan. Makikita nyo, apat ang kulay. Iba-iba, bookkeeping, investigation, tax investigation, tax assessment, at tax collection. Sa tax bookkeeping, mayroon hong tatlong levels. VAT bookkeeping, withholding tax bookkeeping, at saka income tax bookkeeping. So kung gusto nyo pong maging tax bookkeeping specialista, tuturuan ko kayo. Ito lang ho ang kailangan nyo. Lahat ng entries. Napakayabang ko naman. Hindi naman lahat. Siguro 95% ng entries na kailangan ng alin ng tax code. Ginawa ko pa. Pak! Ayan. So, yung mga accountants, bookkeeper, mamimili na lang ng entry. Bakit, sir, ginawa nyo? Kasi alam mo, ang mga accountant ng government, yung nagtatrabaho sa mga LGU, sa government agency, sa BIR, mga accountant dyan, hindi na nag-iisip ng entry. Kasi yung entry, pinipili na lang nila sa pamamagitan ng transaction. So, minamatch na yung transaction, doon sa available entry. Ayan. Ganun din po sa tax code. Hindi na ho kayo mag-iisip kasi sinabi ng tax code, siya na ho yung magbibigay ng entry sa inyo. Oh, available ho ito. Pag binili nyo ho ito, may kasama hong training at kontrata. Sa kontratang SN
TEL. I-Google po ninyo kung anong ibig sabihin ng study now, pay ETM later, lalabas na po yun. Next po is yung pong pagiging tax investigation. Ayan. Sa tax investigation po, mga bossing, marami kayong choices. Ayan, no? Makikita nyo. Ipa-flash ko. Poing! Ayan. Nakikita nyo ba yung choices nyo? May letter notice, may letter of authority, may benchmarking, may offline kandado, may subpoena duces tecum, at saka, ayan pa, kalimutan ko isa. Pagdating naman mo sa investigate, sa assessment, may notice for informal conference. Ayan, nakaplaso sa screen nyo. Notice for informal conference, preliminary assessment notice, final assessment notice o formal letter of demand o at saka final decision on disputed assessment. Pag ang specialty nyo naman ay tax collection, alam nyo po yung preliminary collection letter, final collection letter, warrant of distraint and levy, at warrant of garnishment. Lahat ho yan. Meron hong support group at meron hong training. Of course, may bayad ho yung training. Ang training po natin makukuha ninyo sa Taxation Professional University online o magmi-meet ho tayo. Nag-iikot nga ako sa buong Pilipinas. Ini-invite kita kahit OFW ka, kahit accountant ka, CPA, lawyer, bookkeeper o kahit ano ang natapos mo. Basta't marunong ka lang mag-umintindi ng Ingles, sumulat sa Ingles, kahit na yung pagsasalita sa Ingles, okay na hindi mo kayang gawin. Basta yung dalawa, understanding English, reading English, and writing in English. Okay na ho yan kasi ganun ho ang labanan sa pagiging tax specialista. Marami hong tao na nangangailangan ng tax specialista. Ini-invite ko ho kayo na maging tax specialista para ho magkaroon ho kayo ng extra income. Hindi nyo kailangan mag-resign sa trabaho. Kasi ho, para ho yung apps, ano, pag pinindot na ganon, naghahanap siya ng tax specialista para sa letter of authority, at kung kayo, ang pangalan nyo ay nakarehistro sa tax specialista letter of authority, yung telepono ho nyo magri-ring. Unahan ho kayo doon ho sa pagtanggap. Then, magkakaroon ho kayo ng professional fee pag nag-meet ho kayo nung tao. Okay, hanggang sa muli, ah. Tandaan mo, tax mapping apps, i-download mo na. Sir, saan ko i-download? Sa Google Play Store. Kita tayo.